Mga kasayan, meron lang tayong i-guide na kasayan natin sa Mabini, Batangas. Kasayan mo at shoutout mo na rin, kasayan. Shoutout kay Dexter Villacorta from Mabini, Batangas. Kasayan, paano magkabit ng 5-pin regulator sa 4-pin regulator ng Wave I-125? Shoutout sa iyo, kasayan Dexter. Ito siya, kasayan. Wala tayong Wave 125. Wave 125i. Pero parehas lang siya kung paano maglagay sa XRM. Tsaka sa... Kasi universal to eh. Yamaha Sight, Yamaha YTX. Nagkakatalo lang sa kulay pero pare-parehas lang yung nilalagay na ano. Na 5-pin. Ito siya, wa. Yung ginagamit natin. Pero ito kasi pag ito yung ginagamit ko, kailangan magkaroon kayo ng ano, kailangan ng voltmeter. Kailangan niyo muna siyang i-ano, i-test. Dahil may video tayo dyan kung ano yung magandang regulator rectifier, tinesting natin sa XRM 1. Ano, nag-ano siya dito. Kung napanood niyo yun, ito, overcharge siya rito. Tapos TTGR, overcharge din siya. Pero sa full wave, okay ang TTGR at ito, okay. Pag hindi pa full wave, sa iba pwede, sa iba overcharge. Kaya yung magandang tinesting natin doon, eto, yung gumana. Charger siya ng ano, ng TMX Alpha 125, yung nilagay natin. Eto siya kasayan ha, mas malaki rito yung ano, yung charger ng ano, ng Wave I-125. Pero pareha sila ng kulay. Ganito ang gagawin nyo ha. Eto siya kasayan, dito siya nakalagay ano. Puputulin nyo siya dito. Dito na kayo magputol, huwag kayo manghinayang ha. Pag pinutol nyo to rito, ibig sabihin, kung masira yung charger nyo at emergency, nasa compartment nyo lang to, pwede nyo siyang ibalik ha. Nakalagay pa rin yung kulay. Alam nyo pa rin kung saan nyo ilalagay yung kulay. Kasi pagka sinagad nyo, pagka iba yung kulay na sinaksak nyo, magsoshort kayo o mapuputawang kayo ng fuse. O maaring masira din yung charger. Ito siya ha. Ito yung charger, puputulin nyo lang. Tapos lalabas yung apat na kulay. Ito na siya. Tututok mo rito sa apat na kulay. Iba't iba kasi mabibili nyo na 5-pin. Eto, naka, ano itong XRM antenna ito, naka full wave na ito eh. Parehas lang yan ng, ano, ng pagpapalit. Kahit anong mga regulator, kahit yung mga RUSI na yan, parehas lang sa 5-pin. Nagkakatalo lang sa isang kulay na hindi magkamuka. Ito kasi sigurado to, ito. Ito yung, kasi inano na natin to, may vlog na tayo nito eh. Ayan siya ba? Pang TMX Alpha 125. Tapos yung isa naman natin, okay na okay din, pero mas mababa ang ano niya, charging niya. Ito, yung isa naman natin na ganito. Pang itong rectifier natin na to. So na yung ano natin dito, wala na yung ano niya, nakalagay niya na kung para sa ano. Ito. Baliktad ba? Yan. TMX 155 CG125. Nakalagay dyan eh. Ito. Pero ito hanggang 14 volts, sagad 14.1. 14 volts hanggang 14.1 lang to. Ibig sabihin, kulang pa sa lakas. Ito naman, 14.5 yung tinry natin ha. 14.5 yung ano niya. Ito, kung full wave kayo, okay na okay. Pero sa iba, umu-okay naman din to. Kaya lang kasi, kailangan natin siguraduhin. Kailangan natin lagyan siya ng ano, ng voltmeter, yung pang-pangan natin. Pang-test natin ng reading, kung tama yung reading natin. Ito, naka-full wave to. Ganito lang gagawin nyo kasayan, ha? Ito na yung pinutol nyo, ano? Ito na halimbawa yung pinutol nyo. Tapos, ito na ilalagay natin. Pang TMX Alpha 125. Color coding. Unahin nyo muna yung magkakakulay. Ito, unahin nyo yung magkakakulay, ha? Ito, green. Ito, green siya. Green, ilagay nyo yung green. Ang paglalagyan nito kasayan, ano to, ha? Wave I-125.
Parehas lang yan kasi universal to. Tapos yung sunod nyo yung ano. Ito, yellow. Ito ah, yellow. Ito, live to ha. Live yan, tsaka ito live din. Tignan nyo, pag dinikit natin yung ilaw. Yan, ilaw siya oh. Live yan eh. Live yung ano. Kaya huwag yung pagdikitin yung green tsaka yung ano. Lagay natin yung yellow. Tignan nyo ha, color coding lang ha. Walang kahirap-hirap. Tapos, talagay nyo na yung yellow. Yung red. Talagay natin yung red. Tutorial lang to kasahin ha. Kasi may dati na tong ano. Para ma-guide lang natin yung taga ano natin. Taga Mabini. Shout out na rin dyan siya kay, ano, kay Sherwin. Ng San Juan. Tingloy, Batangas. Magkalapit lang yan. Sa may talaga ang daan. Yan. Tapos pansinin nyo, may kulay black. Yung kulay black ilalagay natin sa accessory wire. Ito yun o. Yan, ito yung accessory wire ha. Lalagay natin yung black. Yung controller ng ano. Voltage controller kung tawagin. Tapos kasi pansinin nyo, pagka pinagpare-parehas nyo, merong isang kulay pink. Ito yung charging niya. Tapos yung white. Yun ang magsasama. Yung white at saka yung pink. Kasayan ha. Ganito gagawin nyo ha. O, pag gaganto yung nabili yung regulator. Pero kung ganito, ito yung nilagay nyo yung regulator, magkakakulay lang. Yung black lang ilalagay nyo sa accessory wire. Or isasama nyo siya rito. Yan ha. Pagsamayan nyo yung black tsaka yung red, tapos ilalagay sa red para mapasukan siya ng positive. Pwede rin yan. O, magkakakulay sila pag ito. Kaya lang syempre hindi natin tiya kung overcharge siya o okay pag hindi full wave. Kasi meron tayong video dyan kaya nalaman natin na nag-overcharge to. Itong dalawa na to. TTGL tsaka yung ano sa XRM 110. Syempre hindi natin alam sa ibang ano sa ibang motor. Sa pag full wave okay na okay siya. Ganun lang kasi yan yung paglalagay niyan. Simpleng simple lang yung paglalagay niya, color coding lang ha. Pag yung pink yung nabili nyo, yan, ilalagay nyo dito sa ano, sa kulay white. Tapos yung kulay black, lalagay nyo lang sa black. Yan, sa black ha, sa accessory wire. Tapos, yung isang version naman, para hindi kayo kumuha sa accessory, isama nyo sa ano, ayun o, kulay red. Tsaka yung red ano, isama nyo yung black sa red. Ayun siya. Yan, nakasaya na yellow sa yellow. Pinagsama yung regulator ng black-red. Tapos, inilagay sa red ng harness. Tapos, yung kulay pink, inilagay sa kulay white. Okay na yan kasaya. Sureball na yan. Sureball na kasaya nyo natin. Ito kasi kasaya, naka-full wave to. Kaya meron tong sariling linyang dalawa. Ayan o, yung kulay pink ko. Saka lagay na sa ano dahil pinull wave natin to. Yung ito yung full wave na part 3. Part 3 full wave na battery operated na siya. Oh. Ang ano nga pala kasaya na, ang 3 ano lang yun ha. Yung stator niya 3 wires lang yun. White, green at saka blue white. Yung ano niya, yung stator ng ano ng wave I125. Ganito lang gawin mo kasayan Dexter ng Mabini Batangas at okay na sigurado yan. Walang overcharging yan pag ginamit po tong pang TMX Alpha 125. Tapos nandito naman yung ano yan kasi nasubukan na natin yan eh. Ayan o. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.